Lahat, bronze plat yan. Paikot. Bali ako ako yan dati, 70 eh. Ano ang makina na ito? V18C Turbo. Tama ba? Isa sa pinamatibay na makina, V18C. Matibay, V18C. Ang presyo ng V18C na makina, mahal. New Gen, MF10. Bali ako ako lang dito dati eh, 195. Pero ngayon, naglalaro na siya sa presyo ng mga 240, 250. Tapos nakatire ako ng Potenza, RS71, RS. Nakahal ko na akong caliper, 297mm, V18C, New Gen header. Nakabili yung hose, tapos naka-coil rod ako, Iceman, air intake, ito. Oh. Ilagay katulad namin sa iyo, kasama tingnan, bulabay na yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun eh. Ayun guys, so nagbabalik tayo sa panibagong video. Lahat dahil gusto mailaw, ayan o. So re-review natin ngayon, mga Honda Civic na naman, syempre, no, ayan o. Yung una nating ni-review, motor, no, kanina. Yung motor. Pero ngayon, ito na i-review natin, mga Civic. So, tarawagin natin si Bonog. Kamusta? Ayos naman. Big time ka. May dalawang Civic, may Pino. Sabi mo kanina, mababaw lang yung bulsa mo, ha? Babo, o. Parang pantang dulo yan, eh. Anong meron dito sa Civic mo? Naka-loob siya, naka-headless. TE rin, o. Siyempre, Urig. 5 lugs. Saan galing ang ano mo? 5 lugs. Sa DC5. DC5 kasi ang alam ko guys no, lumabas yan 5 lugs sa EK9 tsaka DC5 na Integra. Kamusta naman ang preno, papi? Oo naman. Pilta ko siya ng headless na preno kasi may karga eh. Mayroon na eh. Kailangan maganda ang preno natin. Kailangan tumitigil no. Shoutout nga pala kay Eric Rayan. Paps, ang ganda ng kulay oh. Silipin natin yung kulay guys oh. Makikita niya rito parang may glitters eh no. 2008 pa to. Norman Ward. Hindi masyadong ano, nilalabas yung kotse na to. Tatambay, Pabatangas. Huling labas sa karera eh, December 12, 2012. Muntik na manalo kasi sa starting, natulog. Sino ba nagbana yun? Yan, ikaw. Ako sumakay kasi wala eh, napag-deck sa rampada. Nakatulog ka ng ano, sa light seconds. Tinitingnan ko pa kalaban yung paliver din ah. Na-breakout ako sa kuan. Battle ako ng 7 of 3. Breakout lang. Punta tayo sa likod, Pops. Oh. So, sa likod, 5 lugs din. Ah. Pwede ba yung harap lang 5 lugs? 4 lugs sa likod? Hindi, pwede kailangan. 5 yung harap, 5 din ang likod mo. Bakit ang titig niya? Bakit sa pag-paling mo? Sa mantingnan, sa soy. Oh, so sa yung goma, anong meron sa goma mo, Pops? Ang goma ay Niobe, disc brake din. Oh, syempre kasi ang SIR na to, 2000 model, naka-disc brake na yan. Yun na ang isang basehan ko pag SIR. So, bigote, sa SIR body, dapat, may pag SIR ka, dapat naka-disc brake din yung likod. Yun, di ba? So, syempre, Piesa Pinas, shoutout natin. Yeah, shoutout yan sa mga Piesa Pinas. Oh, baka gusto mo yung shoutout, Pops. Shoutout nga pala sa mga Piesa Pinas, Team Motodex, kina King, kina Nuno, kina Kit, sa lahat ng kagrupo namin sa Piesa Pinas. Oh, check natin yung loob, Pops. Okay, pasok tayo sa loob guys. Una nyo makikita rito, naka-zigzag, no? Oh, stock yan ng 2000 spec na SIR. Oh, pasok tayo sa loob. Ano meron dito sa loob, papi? Ito ang loob. Itong novela, personal, na quick release siya. Bali ako lang dito, 22K lang eh. Oh, Type R gauge. Oh, silipin natin. CB. Type R. Ayun o. Shoutout nga pala kay Lems Garage. Nakuha ko itong Type R na ito. Shoutout, salamat. Parang pag gusto mong mag-upgrade from stock, ang susunod na pinamura Type R eh, no? Kaya naka-box na pang data. Oo. Bang! Naku po! Magkano yun ngayon? S2000 yan. Nakalimutan ko lang kung magkano bili ko dyan. Engine bay! Silipin natin! Ano meron dyan? Pasensya lang ah. Magkabukla na ako. Hindi nagagamit eh. Kailan mo ba ito ginagamit, Pops? May mga tambay, may mga gimmick. Ah, gumigimmick ka rin. May ilig ka gumimik. Punta ang ma-plus ah. Sabi kang parents ko kasi. Strict si parents. Oh, Pops, ano meron sa ano? Ano meron sa engine bay natin? V18C, Yugen header, to nakabili yung hose, tapos naka-coil rod ako, fueltang ko rin. Na radiator. Iceman, air intake, stock lang yan. Stock na V18C. Kumusta naman takbo na ito, papi? Takbo ayos naman, wala masasabi. Sulit. Pwede pang karera, pwede pang daily. Pero ngayon, dyan mo na yan. Magdudumi, naulan. Maganda tong kotse na to, guys, no? Kasi bihira yung ganitong kulay. Orange eh, no, Pops, no? Ang dating kulay niyan, ano? Orange. Passion orange. So bakit pinalitan mo ng ganyang kulay, Pop? Anong nagbago sa isip mo? Kaya piltan ito ng kulay, di ba dati mga 2008, mga sounds, palakasan, puno sounds, puno ito dati ng sounds eh. Kaya pinarepaint kong ganyan ang kulay niya para buwagay din naman sa mga sounds sa mga setup. Tapos yun, tapos nanawa, di pinatanggal ko na tapos itak na lang ulit. Pero tanong ko nun, anong makina niya dati? V16 lang ang makina nito dati. Pinalitan mo dahil ano ka na, pang racing na, ganun?
Ang uso kasi dati guys, no, syempre kung yung mga hindi pa tayo, mga babies pa tayo, ganoon. Ang uso dati, Pops, mga palakasan ng ano, no? Palakasan ng sounds. Sound setup, ganun, palaki yan ng tunog. Halos nga ito, puno ng sounds to dati. Palaki yan ng mga subwoofer, ganun, diba? Ang headlight pala nito ay Type R na headlight. Mas galit siyang tingnan. Yung Type R headlight, guys, so yung iba kasi, dinadaya, ginagawa nilang smoke, no? Oo. Yun, smoke siya, no? Kung makikita nyo, hindi yan inismoke, no? Lalagyan ko dito ng itsura ng legit na SIR, kumpara mo sa Type R. Eh, pang, yun yung pinag-iba nila. Clear yun. Yun, clear. Ito, smoke. Medyo may team yung gilid, no? May dating yata. May gag na siyang content. Okay. Itong isa, papi. Itong EG. Second hand lang. Nakukusta na one. Tapos, pinarepaint. Pinaayos. Bali, 3 years yan sa gawaan. Nag-ipo na konti. Wala, basta. May bigay. Bakit natagalan ka, papi, sa pagbuo niyan? Kasi may kumalap ng pyesa eh. Kahit may pera ako, wala akong basta makuha na ng pyesa. Oo, kasi lalo na ngayon sa panahon yun, Honda parts, mahirap na, Pops. No? Ito, brown glass, dati said, lahat, brown glass yan. Paikot. Paikot. Silipin natin yung brown glass, oh. Oo, yun, kitang-kita niya man. Hindi yan tint. Hindi. Urin na kanyan, brown glass yan. Bali ako ako diyan dati, 70 eh. Tapos mahirap ang kumuha siya. So, nalang sa harap. Kasi nakasilip dito, papi, turbo. Oh. V18C turbo, makina nito. Tama ba? Isa sa pinamatibay na makina, V18C? Oo, matibay. V18C. Ang presyo ng V18C na makina, mahal. Magkano ba range yan ngayon para sa mga gusto bumuo? Siguro mga 500 ngayon eh, ang makina. Kaya pala 3 years mo na buo kasi medyo mabigat, no? Mm-hmm. Kahit sabihin mo may pera ka, wala kang basta makuha na ng pyesa. Kailangan lagi magkanap ka lagi ng mga sariwa. Masailan ako sa mga pyesa, kaya natagal ang pyesa. Hindi pwede sa yung ano? Hindi pwede sa akin yung mga bulabog. Papi, ano yung bulabog? Ngayon ko lang narinig yun eh. Ang bulabog, yung mga pisang basta na, halo-halo na kung ilalagay. Hindi pwede dito mga depo, kailangan mga Stanley. Kasi ang depo, mabilis kumupas, tapos nalabo na siya. Mabilis mamuti, manilaw, ganun. Oh, tapos guys, no, ito pang USDM to, dahil siya mga, may mga kuntil. Ayan, kuntil ang tawag nila, no. Pag US, pag local pops, walang ganyan, no? Wala. So ito mga to, Stanley rin. Hindi talaga pwede sa'yo, ano? Ano yung tawag mo dun kanina? Yung mga bulabog. Bulabog, ayun, hindi pwede. Sa mating na naman, gagastusan ka, tapos ganyan yung mga nakalagay. Hindi, sayang lang pera mo. Ayun, do it right the first time, tama. Basta, ipon-ipon lang, pag may time. Pops, pasilip ng makina na ito. Anong meron sa makina? Kinukunto sa B2B, tapos sa may outlet. So, huwag niyang i-smallin yung pintura, guys. Tignan niyo naman, walang kagas-gas-gas, no? Oh, ang laki, oh. Oh, tsa. Ito nga na, ay V18C, turbo, kompleto ang panloob niya. Bali, ang bumuo nito ay si Mato. Ilan ang horsepower, papi? 380. Oh, mabigat, no? 450, eh, pang araw-araw, pang touring. Kailangan pinaka ko ng 380. Binabaan ng onti? Bali, ang engine swap. Bali, tumagal ng engine swap. Tumagal siya ng mga almost 1 month. Napili ko ito na ay V20 na. Pialta ko ng V18 turbo. Kamusta naman, papi? Pag naka, syempre, ayun, naka-turbo. Anong feeling pag nagda-drive ng turbo? Masarap gamitin, lalo pag pinaka-turbo, mabilis. Saglit lang siyang tumak mo lang 20, 200, easy lang sa kanyang makina. Siyempre, 200 sa track pops, no? Oo. Ayun, kasi, ano ko, safety ka dapat, no? Hindi pwedeng mga kamote rider, hindi pwede dito. Tao, masailan ka pala, pops, no? Dapat pag nag-drive-drive din, lalo na pag ganitong kotse, masailan, di ba? Full gear ka pag sasakay ka lalo sa mga gatong mga, may mga turbo na, lalo sa mga racetrack, naka-helmet ka, naka-full gear ka, hindi yung pwede yung basta-basta suot mo. Hindi pwede yung pang BGC yung pormahan, no? Tulad dito, hindi pwede. Oh. Bakit? Ano ba pwede? Pambahay. Pambahay, hindi pwede pambahay. Masa ito tulog na. Suspension, ano meron sa ano natin? Ang suspension ko naman, pinalagyan ko siya ng orange na coilover. Walang tig-tig, wala akong po sa highway. Kumbaga pwede kayo maghapunan habang umaandar, ganun. Kahit pwede. Iligo mo ng todo. Pwede yung maghapunan sa loob. Basta nakatigil lang kasi matatapon. Matatapon? Sa bagay, mahirap na nga naman maghapunan ng umaandar, no? Lalo't ganda yung makina. Lalo't naka ano? Naku, delikado ang ano. Tigil na lang sa parking lot, Pops, no? Oo, tigil. Kamusta ang turbo, papi? Anong mga pinaglalagay mo sa turbo? Ang nilagay ko din ay garit na turbina, tapos naka-JS Racing. Pipings. Naka-coyrad, na-radiator. Paanda rin ko lang para marami naman ang mga mag-AG na may turbo. Ay. Ano to? Sabi mo na sabi. Sabi niya. Sabi niya i-reod. Sabi mo, for AGE ba yun? Naging Toyota.
Maparinig ng ano, makina. So, muffler ni Papi, no? 3-inch na full exhaust bolt-on yan. Ayun, no? Top fuel. Ayun. Maparinig niya, Papi. Ayun! Papi, parang amoy blaze ang yung ano, gasolina, no? Hindi pwede XCS dyan. Hindi yun. Kasi nakatulong siya sa blaze, eh. So, sa loob, Babs, ano meron? Ito, mga kung ito, SIR-1, naka-ride, low-max, upuan. Mm. Mugen steering wheel, white face gauge, naka-defi gauge, no? Shift knob, Papi, ano tawag diyan? K-tune. Scroll cage, pinalagyan ko rin. Siyempre, kailangan niya, Papi, pag ginagamit sa mga truck, ganun. Kailangan to, para hindi siya makakako sa race track. But just in case, ano, no? Balansin siya. Pero, Papi, hindi ba nakakabigat yan? Kaya naman ang makina. Oh, syempre naka sunroof din, no. Brown glass din 'yan, Pops. Brown glass din 'to. Oh, sa panlabas naman sa silipin natin, ano meron dito? Mugen MF10. Bale ang kuko lang dito dati eh 195. Pero ngayon, naglalaro na siya sa presyo ng mga 240, 250. Tapos naka-tire ako ng Potenza RE71 RS. Shoutout nga pala kay Option Hub, doon ko siya nakuha. Ay, magkano bentahan ng apat na ganyan, Papi? Bale, ang apat na gulong, ang kuha ko lang diyan ay 78. 78 lang kuha mo diyan. 8,000. Magkano katagal, Papi, hinintay bago ano? 6 months bago dating kung tire kung ito. Ah, bakit hindi yan ano, hindi yan nabibili lang sa mall ganun, hindi pwede. Hindi. Kahit sa mga kwan. Hindi mo na try magtanong sa Bridgestone Alabang? Nagtanong ako kasi wala silang gertong stock na gulong. Nakahal ko na akong caliper, 297mm. Sa pagpureno ko naman, talagang hiwalay ang bituka. Malakas kasi talaga, no? Malakas talaga, pero sulit naman. Pops, share ko lang guys, no? Yung mga ganitong makina sa... yun nga, sinabi kanina, ang presyuhan na ito, mga nasa 400, you know? 500. 500. Makina pa lang yun. Makina pa lang. B18 ng B18. B18, hindi pa kasama yung pakabit, di ba? Oh, so kaya syempre kaya siya mahal kasi number one matibay, tapos syempre matulin din talaga, no? Oh, isipin mo naman, nilagay mo sa aging ganito, sobrang gaan, tapos ganito ang makina, no? Anong tips mabibigay mo para sa mga gusto bumuo ng B18C? Sa mga gusto bumuo ng B18C, konting ipon lang, makukuha mo yung gusto mong karga sa iyong makina. Kumusta ang maintenance ng ganyan? Pinaka ko lang dito ng maintenance, change oil. Alaga lang talaga sa change oil. Alaga ganun lang. O, pasilip nga ako dito sa driver side, Papi. Ayun. Kasi Papi, tama, gray ito dapat, di ba? Tama, di ba? Gray. Gray ito dapat ang interior. Ayun, no? SIR-1, no? Tapos yung Mugen na steering wheel, white face, gauge, lumang kotse lang. Pero, pag gresusan mo, parang modelo na rin yan. Daigang bago. Sa arangkada, ganun. Arangkada, sa quality, sa gastos lang. Talagang daigang bago. Sa datingan din. Lahat sa dating. Naku, lalo mga babae. Lapitin niya. Pansin ko rito may mga ano, malupitang ano, emblem. So hindi yan sticker guys, ano yan, emblem talaga. Tas itong SIRS na sticker, for sure mahal din yan, no? Rare Pops, no? Hindi yan ano guys, hindi yan pinagawa. Tapos dito meron ding Mugen na emblem din, no? Tapos syempre Motul, oh, shoutout sa ano, Auto Plus, no? Alam niya na kung saan kuha ng Motul, no? Tapos sa harap may mga decals din. Oh, ito may decal dyan, complete decals. Silipin natin pag bukas yung pinto, ano, no? Kasama tong mga to, ito, ayan. Ayan. Tapos, itong mga stickers na yan. Tapos sa hood. Para, syempre, kompleto yung sasakyan, guys, no? Yung maganda doon. Kasi nga, kaya nga siya binuo para maging kompleto. Punta tayo doon sa modelo, Papi. Nakamotor ka rin, Paps. Ito, BMW. Stock lang. Yung hanapit ng mga locos. Ito ang touring mo. Ito lang. Kasi yung, ito, itong, ang ano. Ang Fino. Ang Fino, yan. Pang kanayan, mga Katanawan, Mabini, Tagaytay, Ilocos, pang Subic. Mga malalayoan talaga, ganun. Ito na, ikot ko na rin ng Bicol. Anong tawag sa model na yan, Pops? T400 GT na kunsya ng BMW. Oh, itong monster na ito, kakaiba. Oh, ito anong tawag dito? Parang kotse pa ba ito, Pops? UTV, pang off-road. Mga akyatan, ganun. Yung mga pag napunta na sa farm, ito lang ang gamit. Dito, pag-uli, maglulumi. Ito lang ang service. Pag mag-ano ka? Lomi. Batangas Lomi. Ito lang ang gamit. Ano to? Anong makina na ito? 1000cc turbo. Pero nasa, wala talagang windshield to. Wala pa. Bale, in-order ko pa lang. Hindi pa lang nadating. Puro okay. Mga next year pandating nito eh. Oh, kumusta naman? Kasi syempre wala akong windshield. Anong ginagamit mo pag yung mga lumilipad na bato, ganyan? Ito lang ang gamit. Ano yan? Ah, may pinturin pala yun. Ito ang pinto. Ah, akala ko parang ano eh,
Rolls Royce na suicide doors eh. Anong ginagamit mong pang windshield pops? Ang gamit ko muna, bili ko sa motomarket, pangkon lang sa talsik ng mga bato. Ayun o. Pang safety lang. Pagkaba walang light ganyan, anong ano, kamusta feeling? Pag ngiti naman ang bato sa mata, baka magkasurvise ka. Kasi sa bagay, kasi mahirap mag-drive guys. Mahirap mag-drive kasi walang windshield. Walang windshield no. So ito yung POV guys, so pag nakasakay kayo dito. Parang kotse ng ano, mga Dubai. Ayun. Makikita mo lang sa Dubai, sa desierto. Parang robot. Tapos ang kahan niya guys to. Ano tawag dito? Parang hindi man metal, parang plastic ba to? Fiber. Fiber? Ayun o. Magkano ba presyo ng ganito papi? 2.950. Kasama yung import na? Kasama ng shipping. Ah, shipping. O. Pag lumayo tayo guys, ito ang itsura ng kotse. Ayan. Ay, hindi nga kotse to eh. Ano ba tawag dito? Can-Am. Can-Am. Ayun. Tapos syempre naka-fox siya na suspension. Suspension. Oh, pang bike eh, no? Oh, tingin mo. Habok. Ganun ka ba? Mula yan dito. Mula dito, ayan. Mula dyan. Pababang ganun. Ito, kita dito. Ayun o. Oh. Ayun pala, ayun. Sa likod, di ba? Ganda, parang ng Raptor. Oh, yung LC mo, Pops, pasilip naman ang LC. 2010 model, Dubai version. 2010? So, bakit ganito ang mukha? Parang ano, no? Parang 2020 yung mukha, pero 2010. Anong process? Later, pina-facelift ko para magmukhang modelo na body kit. Ibig sabihin nun, guys, no? Yung mga lumang mukha, yung lumang mukha ng 2010 na LC, binaklas, ginawang modelo yung mukha. Ayan. So syempre palit ng bumper, palit ng hood, ng fender, grills, headlight, chin syempre kasi palit na rin. So kung maalala nyo guys yung LC, ay ito yung famous na yung hood scoop na ganyan. Pinalitan din, di ba? Tapos yung mga ano, mga cladding, body cladding. Yung tire set, ano meron dyan? Nakalitong goma sila. Forgetto ang mags niya. Oh, parang rare pops yan ha. Caliper, AB Racing, tapos naka big brake siya. BBK na yan. Big brake kit na ito. Kasi kailangan, papi, tama ba? Ang stock na ganito, maliit eh, no? Kasi kung di ka magpapalit, mahina ang train, no? Bakit pinalitan mo ito? Hindi ka lang bumili ng bagong LC. Naubos na sa dalawa, tapos may gandang po. Kaya ang ginawa lang, pinaka-facelift. Naka-test na yan. Oh, yung head unit, no? Makita natin ano yung itsura ng ano. Okay. Kamusta naman yung syempre touchscreen no. Oh. Andito na ang control ng aircon. Tapos ang sound. Dito na rin. Ito stock lang. Tapos dito lang ang kanyang speaker, yung head unit niya, tapos ito yung sa aircon niya. Yung interior ng para sa mga curious guys, ito yung interior ng LC. Di ba? Kamusta naman papi pag dinadala mo to? Guwapong-guwapo ka naman. Guwapo ang dating, sarap ng feeling, sarap i-drive. Sa lahat ng kotse mo, papi, anong pinaka gusto mo? Yung Jimny. Ayun. Maliit lang siya, pero sarap niya ilusog sa mga traffic, sa mga singit-singit, sa maliit na daan. Itong LC mahirap? Mahirap eh, laki. Itong Jimny mo, Pops, ano meron dito? Parito yung stock lang, pilagta ko lang ng upuan na Recaro. Una ko Recaro seats. SR7. Naku, mabigat-bigat yan, SR7 oh. Tapos, pilagta ko ng TE37 na mags. Ayun, taka TE37 ka rin, oh. Tapos pinalitan ko lang endless na preno. Saan mo ginagamit naman tong Jimny, Pops? Pandito lang, pangpunta sa mga pultre. Lastly, may gusto ko ba batiin ulit? Binabati ko pala mga sina Kuya Kit, si Kenono, si JB, si Boss Paulo, si Devil, tapos yung anak ko pala si Luis. Sa lahat pala mga tumunog pagbunit ng mga Civic, maraming salamat sa inyo. Doon na nagtatapos yung video natin. Sana na-enjoy yung vlog natin about dito sa mga Civic. Kita-kita sa susunod na video.